Right. The mind is always after the truth. There's a saying, the truth will set you free. Sino ba naman ang gustong maloko? Sino ba naman ang gustong masabihan ng mali? Sa isang tanong, gusto nating malaman ng kasagutan. Nagtatanong tayo, hindi para maloko. Nagtatanong tayo, nang sa gayon ay mahanap natin ng kasagutan. The mind is always after the truth. That is why, in philosophy, the mind is always after the truth. Man is a rational being. Ibig sabihin, ang tao ay may kakayahang mag-isip. At ang kanyang pag-iisip ay directed towards the truth. Kapag tinanong kita, gusto mo ba na niloloko ka? Siyempre, ang sagot mo, ayaw mo. Kaya nga kapag merong sinabi sa'yo na hindi ka sigurado, hindi mo pinapaniwalaan agad. May yung ibang sinasabi, to see is to believe. Sapagkat gusto nilang makita mismo sa kanilang mga mata na totoo ang sinasabi sa kanila, sapagkat ayaw nilang maloko. The mind is always after the truth. In philosophy, we ask questions because we would like to find out the truth. We would like to find out the answer. Because sabi ng ganyan, the truth will set us free. If we know the truth, if we are familiar, if we are well-versed with the truth, alam natin at naunawaan natin ang mga bagay-bagay na nangyayari sa ating kapaligiran. That is why we have key terms na dapat nating tandaan in the methods of philosophizing. Okay? First, we discuss, bakit ba kailangang malaman ang katotohanan? Man is a rational being. Man is capable of thinking. Sinasabi ko yan sa maunang discussion pa natin sapagkat tao lamang ang may kakayahang mag-isip. Tao lamang may kakayahang malaman, magtanong at mag-reflect sa mga bagay sa kapaligiran niya. The human person is an inquisitive being. Ibig sabihin, nagtatanong daw ang tao. Nagtataka, nagdududa. At kung nagdududa ang mga tao, nagdududa ang human person, nagtatanong siya sa kanyang kapaligiran, sa Diyos at sa kanyang sarili. In the prior discussion, binanggit na natin that the human person questions everything about himself, about the world, and about God. Nagtatanong ang tao, gusto niyang malaman ang totoo sa kanyang sarili, sa mundong kanyang ginagalawan, at sa Diyos. Okay? The human person is always after the truth. Wala namang gustong maloko. Okay? It is embedded in his nature to look for answers. Nagtanong ka, gusto mo ng kasagutan. At kung nakahanap ka ng kasagutan, sinisigurado mo na yung sagot mo na kukuha ay tama. The human person is endowed with the intellect, the seat of reason. Ang tao daw ay merong isip. Okay? At sa kanyang isipan, naroon ang kanyang kakayahan na magbigay ng dahilan na maunawaan ng bagay sa kanyang paligid. Pinoproseso ng isipan ang mga bagay na kanyang nalalaman at inuunawa niya ang mga ito. Sa simpleng salita, ang tao ay may utak, may isip, at kailangan niyang gamitin ang kanyang isipan upang hanapin ang katotohanan. At sa paghanap ng katotohanan, unti-unti naunawaan ng isang tao. Halimbawa, ano nga ba ang katotohanan sa pagluluto ng adobo? Inaalam ng isang tao ang proseso sa pagluluto ng adobo. Ano nga bang nakalagay sa adobo? Ano nga bang karne? Ano nga bang sangkap? Upang nang sa gayon ay matawag itong adobo. At yun ang katotohanan tungkol sa adobo. Ano bang katotohanan tungkol sa iyong pagkatao? Inaalam mo sinong iyong magulang, saan ka lumaki? At di ka basta-basta naniwala sa sabi-sabi sapagkat naunawaan mo ang patungkol sa iyong sarili. Now we go to essential terms na may kinalaman sa tinatawag nating logic. Ano yung logic? Okay? Logic is the science of correct reasoning. Ginagamit natin ito sa pilosopiya at ito ay na-encounter din natin sa pang-araw-araw nating buhay. First, truth. Truth is the correspondence of something with and in reality. It is supported by elements called facts. When you say that something is factual, it is based on reality, based on evidences, and cannot be disproved. Pag sinabi natin katotohanan, ito daw ay nangyari at may kinalaman sa realidad. Nangyari at may kinalaman sa talagang pangyayari. Okay? The truth is the correspondence of something with and the reality. Pag sinabi mong totoo
ang iyong sinasabi, totoo ang isang bagay, totoo ang isang pangyayari, nangyari talaga ito. Yung sinasabi mo, yung binabanggit mong totoo, ay masusuportahan ng mga katotohanan na talagang ito ay nangyari. Halimbawa, truth, Jose Rizal is dead. Truth ba ito? Yes. Nangyari ito. Sapagkat wala na siya. Ito ba ay base sa tinatawag natin na katotohanan, supported by facts? Yes, may mga evidences. Totoo ba na nangyari na namatay siya? Yes, pag sinabi nating katotohanan, ito ay hindi na nagbabago sapagkat ito ay nakabase at nakikita natin sa realidad. Ito ay patungkol sa katotohanan na ang ating ebidensya, ng ating nakikita, na ang ating mga bagay na pinatutungkulan ay talagang totoo sapagkat ito ay nangyari. Another example. Okay? Another example. Would be, okay? An airplane can fly. Okay? An airplane can fly. Makakalipad ba ang eroplano? Okay? Totoo ba ito? Yes, totoo na makakalipad ang eroplano. Paano natin mapapatunayan? Ito ay nasa maaning pumunta sa langit at ito ay lumipad. Ito ay naka-built in sa paglipad. Okay? Kung titingnan natin, ang truth ay kailangang suportado ng mga bagay na totoo. Okay? Hindi siya po pwedeng sinabi mo lang. Kailangan ito talaga ay nangyari. Ito talaga ay totoo. Next, opinion. These are statements that may either be true but may not be necessarily valid but may be valid but not necessarily true. Okay? Opinion. Pag sinabi naman ang nating opinion, ito ay sinasabi mo pero hindi ibig sabihin na tama na at totoo ang sinasabi mo. These are claims. These are based on what I believe in. Okay? Ito ay nakabase sa paniniwala ng isang tao. Okay? Sabi rito, an opinion may differ from one person to another. An opinion will be ang pinakamagaling na presidente ng United States ay si Pangulong Donald Trump. Okay? Maari itong maging opinion sapagkat ito ay nakabase sa tao. Okay? Pupwede ring sabihin na ang magaling na presidente ay si dating Pangulong Barack Obama. Bakit? Sapagkat ang isang tao ay naniniwala sa kakayahan noon ni dating Pangulong Barack Obama. What are we trying to point out? Sa opinion po, ang sinasabi natin ay maaring totoo ang sinasabi mo at maaring pwedeng paniwalaan pero hindi rin totoo at the same time. Okay? Often than not, ang truth ng opinion ay napagbabaliktad. Pag sinabi nating truth, hindi na nababago yan sapagkat napatunayan na ito base sa mga impormasyon, base sa mga pinapakita sa atin. Pag naman opinion, ito ay nakabasis lamang sa nais gustong sabihin, nais maunawaan, at sa gustong ipahatid na mensahe ng isang tao. Okay? Kaya nga kailangan nating suriin ang isang salita, ang isang sinasabi kung ito ba ay truth or opinion sa upang hindi mapagbaliktad ang dalawang ito. Next, knowledge. The clear awareness and understanding of something. Pag sinabi mong may knowledge ka sa isang bagay, skilled ka dito. Alam mo itong gawin. Alam mo itong tapusin. Pag sinabi mong marunong kang magluto ng sinigang at knowledgeable ka rito, alam mo yung proseso. Alam mo yung tamang lasa. Pag sinabi mong marunong kang mag-solve ng equation sa mathematics,